Nasa ating puli niya ngayon ang spokesperson po naman ng Bureau of Plant Industry, si Ginoong Jose Diego Rojas. Sir, magandang umaga po. Sir Ted and DJ Chacha, magandang umaga po. Apo, good morning and thank you, Jose, sa inyong panahon ay binibigay po sa aming programa. Cha, please. Yes po, Sir Jose. Magandang umaga. Salamat for being with us ngayon nga pong morning. Sir, inihayag po no, at nasa mga balita rin na tatagal na lang hanggang Setyembre yung pong mga pula na sibuyas. Tapos hanggang November naman po yung mga puting sibuyas. Naproseso na po ba yung permit na kailangan sa pag-import ng mga sibuyas? Ay, DJ, clarify ko lang po no, na pagbaliktad po ata. Pero may mas updated na po kaming informasyon na sa ngayon, ang puting sibuyas ay magtatagal po ng around mid-July. Tapos yun naman pong sibuyas na pula ay magtatagal po ng hanggang end of November hanggang December 1 po. So, ang pula po ang November, by July naman yung puting sibuyas? Yes po, ganun po yun. Based sa latest na information na nakalap po namin. Oo. So, sir, on process na po ba yung mga kakailanganin para makapag-import tayo ng sibuyas? Well, sa ngayon, wala pa po talagang pinaka-proseso or guideline. Pero, again, dahil nakikita nga po namin na may nagiging kakulangan po, dinedetermine pa po kung ano yung magiging volume na import at ang estimated po niyan ay nasa 22,000 metric tons. Ngayon, kung anong pong proportion po nun ang kung pula or puti, idedetermine pa po siya. And yun naman pong 22,000 ay base po yan sa monthly demand po ng ating bansa. So sabi niyo po ngayon, dinedetermine pa kung ilan po talaga yung aangkatin ng mga pula yes, at puting sibuyas. Yes, kasi po, ang, well, ang objective naman po talaga niyan is calibrated para naman po pag mag-i-import, yung sakto lang, hindi kulang, hindi labis. Hindi susobra. Yes po. Mm-hmm. Pero sir, gaano po katagal ito? Eh kung yung puting sibuyas po natin hanggang July na lang, hindi po ba itong magiging dahilan kung bakit kukulangin tayo ng supply at mas lalong tataas yung presyo ng sibuyas kung sakali mang malilate po tayo sa pag-angkat ng mga sibuyas na ito? Well, natuto na po tayo sa mga nangyari nung nakaraan. Ano? At rest assured naman po na yung guidelines po for importation, kung matutuloy man po, ay on time pa din naman at this point. So, sa ngayon, kahit nasa consideration stage pa lang po tayo ngayon, eh, on time pa naman po at hindi pa naman po nakikita na late pa po yung magiging order para po sa pag-i-import kung matutuloy man po yon. So, hindi pa po tayo late even if malapit na po ang July at paubos na? At this point po, hindi pa dahil mga dalawang buwan, meron pa po tayong dalawang buwan. Pero syempre, yung ating po mga nasa DA, they're acting with urgency naman po. At aside from importation, madami na, may iba-iba pa po silang mga initiative na sa ma-improve po yung supply situation po natin sa sibuyas. Mm-hmm. Bukod po sa importation, sabi nyo, may iba pa po silang initiative. Ano pong initiative ang ginagawa nila para po sa, hindi tayo kulangin ng supply ng sibuyas? Opo. So, una-una po dito is yung pag-establish po ng SRP. Although wala pang exact or wala pang figure na lumalabas, ang SRP naman po ay para maging basehan po ng department para po masabi kung anong presyo po ba yung makatarungan. Dahil makatarungan, yung pong presyo na kumita na po ang magsasaka, kumita na din po. At yung mga consumers din po, affordable. At aside po sa SRP, no, which will be yung benchmark ng DA, ay kipagtulungan po din kami sa mga LGU para po dun sa kanilang mga local price coordinating council. So, ang LPCC po, sila po yung tutulong para maipatupad yung SRP. Then, nakikipag-ugnayan din po kami sa mga ibang ahensya tulad po ng Philippine Competition Commission o yung PCC. Sa ganun, sila po mismo yung mag-iimbestiga kung meron po ba talaga nagaganap na collusion o price manipulation. Oo. Sir Jose, yung binabanggit nyo po na isa sa mga inisyatibo nga po ay yung pagtatakda ng SRP sa mga sibuyas. Sa ngayon po ba magkano ang farm gate price ng sibuyas base po sa monitoring ninyo? Well, yung po sa pinakahuling monitoring, nasa may 120 per kilo po ang farm gate price. Opo. Pero at this point po kasi, yun po mga sibuyas na nasa storage
majority po nun or substantial amount po nun, hawak na po yun ng trader. So, by this time, dahil din harvest na, paunti na lang yung amin ng sibuyas, kumbaga, na-dispatcha na po ng mga magsasaka yung kanilang mga supply. Mm-mm. Ang farm gate price po, nabanggit nyo, 120. Ang bentahan po ngayon sa merkado, 180 to 200 pesos. Kung magtatakda po tayo ng SRP sa sibuyas, hindi po kaya malulugi yung ibang mga nagtitinda po ngayon? Dahil halos magkalapit naman po yung presyo ng farm gate sa presyo talaga ngayon sa market at 180 and 200. So, alam naman po namin yung implication ng SRP, malaki po ang impact po niyan. So, kaya po namin pinag-aaralan din, hindi lang naman po yung farm gate. Kailangan din po talaga namin suriin mas maayos kung ano po yung naging cost structure ng sibuyas. Para pag mag-set man po kami ng SRP, ay lahat naman po ay masaya. Mapa-farmer, mapa-consumer, or retailer. Sang galing yung 120 na farm gate price na iyan? Kailan yan? Saan lugar yan? Yung pong farm gate na yan ay doon po sa mga onion producing regions at yan po ay nakalap ng DA AMAS at yung mga regional focal po ng high value crop. Opo, kasi yung aming nakapanayam no, diyan sa Bayambang, Pangasinan, ang pinakahuling farm gate price nila, kasi nga po, basically, ang huli daw pong nag-harvest ngayon, Mindoro na eh. And actually, as we speak now, wala na halos talagang harvest, no? So wala nang farm gate na pinag-uusapan dito. Ang pinakahuli po, Sir Jose, nasa 60 pesos lang yung farm gate price. So that's why again, as I said po, nag-aaralan po talaga namin dahil yun nga, meron kaming information na 120, meron din pong information, let's say, nanggaling po sa inyo dun sa tip po ninyo na 60. Oo. Kaya po, nag-iingat po talaga kami sa pagpe-prescribe ng SRP. Opo. So, kasi nga, kung ang sabi nga ho nila, Ginoong Ramos, no, yung amin nakapanayam, na tuwan-tuwa na sila doon sa 60 pesos per kilo na farm gate price, sabi nila, at doon masaya na kami. So, kung i-average natin ang farm gate price na ito, makatarungan ba ngayon ang 200 piso per kilo sa palengke sa Metro Manila? At may mga iba nga na 220 inaabot po ang per kilo eh. Well, to be very honest, ako ho as a consumer, hindi po talaga yung makatarungan. Dahil historically po, nung nakaraan pa noong taon, mga ganitong buwan din, hamak po na mas mababa, mga kalahati lang po talaga ang retail price po. So, opo. Siyempre, gusto naman po namin na masaya ang mga magsasaka. And buti naman po na okay po sila sa 60. Yan naman po siguro mga pa-farm gate ng mataas. Siguro ho, ang possible na dahilan yan ay bumabawi po sila sa kanilang mga luhin ng mga nakaraan. Okay. Pero then again, maraming salamat po dun po sa impormasyon na nabigay po ninyo. No? At rest assured po na sa pagtatakda po ng SRP, ay talaga po naming pag-aaralan at ikokonsidera lahat po ng mga stakeholders na nakikilahok po sa ating industriya. Ang tama pa rinig ko, ang sabi ho ninyo, ang consumption ng buong bansa every month, combined na ho ba ito ng red at saka white, 22,000 metric tons? Approximately mga ganun po. Okay, red kung, and white. Red and white. So every month, yan pong consumption natin? Yes po. Okay. Opo. So ngayon po, as we speak, basically po, gaano kalaki ang kulang natin na pinag-uusapan dito, sir? Wala po akong exact figure ngayon, pero based po dun sa latest na info namin, kung sa white onion po ay mid-July ay inaasahan po maubos na yung stock. Meron po tayong 5 buwan na inaasahang kakulangan dahil ang anihan po ay magsisimula po muli ng bandang Enero. At kung meron man pong aani during the lean month, yun naman po yung tawag nilang palusot.
Opo, kumbaga, may ani pa din po pero hindi yung kasing ganda. Dahil hindi ulaw talaga sa panahon yung sibuyas. Opo, oo nga po. So sir, yung nga ano, yun din siguro hinihingi po sa mga congressional hearing, yung datos na nahawak ng PSA tsaka ng DA. So ngayon, sabi ho ninyo, yung pag-aangkat ay gagawin, just a matter of kung kailan. Sa pag-aangkat na ito, paano po ang aplikasyon dito ng mag-aangkat? Di ba ho basically, ang permit na hinihingi po dito, yung SPIC, no? Yung opo, ito ho yung phytosanitary permit, no, para po sa mga agricultural products. Ito ho yung ibibigay ng DA sa mga mag-a-apply na importers. Tama po 'yon. So yung mga importers po natin, mag-a-apply po sila for importation at kung naaprubahan po 'yon, ay sila ang bibigyan ng SPSI. Opo, opo. So itong application na ito, hanggang saan ba ang inyo pong poder dito? Kapag ba binigyan nyo ng import permit, no, itong trader na ito, paano po natin masisiguro na yung trader na nag-angkat nito, hindi naman po tatagain ang consumers at yung kanyang inangkat, ano ho, yung mga inangkat nila ay pakakawalan po sa merkado kasi last time, mukhang ang nangyari ay inipit lang naman nila yung kanilang inangkat. May stock naman eh, pero they controlled the distribution. Kumbaga, calibrated rin yung pagpapakawala sa merkado. Nung medyo nagagalit ng taong bayan, opo, kaya naglabas na nga sila. Iba, mabubulok na nga eh. Kasi nga sa over old stock na eh. Paano po, ano ba ang poder dito ng gobyerno? May magagawa ba kayo doon? Opo. So, pagdating po sa price, nandyan po papasok yung SRP, unang-una. Tapos, yung saklaw po ng BPI pagdating po sa importation, ang hangganan lang po namin ay yung nire-require po namin silang importer na magpasa po ng liquidation report. At kung ibig sabihin, kung saan po nila dinispatcha o kanino nila binenta yung kanilang mga sibuyas. Mm-hmm. Pero after that po, labas na po kami doon. Kung kaya po kami, nababatid po namin, may kakulangan po talaga sa batas ngayon na kami po, SBA, wala pong batas na kung saan kami po ay maaaring mag-require or pilitin yung ating mga trader o kung sino man umahawak ng sibuyas na inabas po yung kanilang stock. At tayo naman po ay sana pakigil din po ng ating mga mambabatas na palakasin po yung batas pagdating po dyan sa ano, sa pag-manage ng supply po ng hindi lang naman po sa sibuyas pero pati na din po sa mga ibang commodity. Walang poder ang BPI pero may poder ang gobyerno. Meron naman po. Sa BPI po, wala po. Hanggang ano lang po kami, hanggang liquidation report. Oo nga po. So, pwede magsimula ang kilos sa pamagitan ng BPI kasi kung merong liquidation kayong hawak at merong kayong supposed to be datos ng inventaryo, maaari nyo nang pakiusapan ang kapwa nyo gobyerno gaya ng DTI sa usapin po ng Consumer Protection on Issue of Hoarding. Yes po, at yun po sa mga nakaraang meetings din po, no, nakipag-ugnayan na din kami sa mga ibang ahensya na mas may kakayahan o mas may kaalaman pagdating po sa mga ganyang bagay. Tulad na lang po nung dun sa Price Act, babatid po namin yung limitation ng kada kagawaran. At yun naman po ay i-forward po namin na sana po magkaroon po ng mga pagbabago doon po sa mga existing na batas. Nasa gayon po, meron po talagang ngitin yung mga batas natin na objective po is maprotektahan po ang mga consumer. Kasi kami naman po as BPI, as much as syempre gusto din namin gumalaw. Dahil kami din po ay consumers din naman, di po ba? Opo. Yung mga batas po kasi is limiting din. Hindi din ayaw din naman po namin na mag-step na masyado. Kami naman po makakatanggap ng mga demanda. Mm-hmm. Well anyway, siguro ho, pag pinag-usapan natin yung pangangailangan sa mga bagong batas, baka ngayon nag-hearing sa Kongreso tungkol doon sa nangyaring onion prices, no? Last year. Baka makabuo nga sila na mas malakas. But meantime, we have to live with the existing laws, no? Yes po. Opo. At the same time,
But the existing laws, Sir Jose, ay may ngipin na actually. May ngipin na po eh. Yung pong mga, ngayon may PCC and then itong usapin ng hoarding, yung pananamanta, pananamantala ng mga, yung nag-iimbak ka, no? Asukal, bigas, pwede po yun eh. So sir, sa ngayon, meron na bang kayong assessment sa nangyari last year kung bakit namayagpag yung mga traders at umabot ng 700 per kilo at ano, kung meron man kayong ginawa, ano iyon at kung sakasakali, meron ba kayo natumbok na responsable kung ba't pumalo ng 700 per kilo? Well, ang primary base naman mo dun sa pag-meetingan or sa pag-usapan. Ang pinakadahilan lang naman po nun is yung una po dun yung hindi po pag-import. Dahil hindi po historically nag-import naman po talaga. Mm-hmm. But really, ang pinakadahilan po dito is yung kakulangan po sa datos, no? Na yes, we have data, pero pag tinatanong kung reliable po ba, medyo may konting duda po doon. At ang resolution po namin doon is pagandahin po yung datos na imbis na monthly, sabihin natin, yung pag-monitor. Sa production po, ginawa na po siyang weekly para po tutok na tutok po talaga kami pagdating sa production. At doon naman po sa traders, ang kami naman po sa BPI or sa DA din po, tamang usapan lang din po yan ng sa ganun. Kasi kung sila din po ay hindi naglalaro ng tama, ano, eh, sila din po ang sisira sa sarili po nilang industriya. Kung kaya't kami po sa DA, sinasabihan din po namin sila na ano po, mag-negosyo po kayo, mag-negosyo din po kayo ng patas, yun po makatarungan. Sige po. So, meaning, sabi ho ninyo, hindi nakapag-angkat, kaya talagang kinapos last year, kaya nag-700, at kulang ho sa accurate na datos mismo ang BPI? Meron po kaming datos, pero meron nung ano, parang meron lang konting pagdududa. Yun lang naman po yun. At kung mapapansin niyo po, si sa hearing po, no? Nagkakaproblema ko sa datos. But again, natuto na po kami at nire-resolve na po namin yun. Uh-huh. Sinisiguro po namin na yung datos na nakukuha po namin ay sertipikado na po. Okay. At barangay level. Opo. Sige. So, hindi na mauulit ito na 700 or even 500 or, you know, 400. Kung hindi nga makatarong ng 200 ngayon, sa buong taon ito hanggang next year po, hindi na tayo makakaranas ng masyado namang overpriced na presyo ng sibuyas? Rest assured po na si DA, they're doing their best. And natuto naman po kasi doon sa nakaraan. At ang objective po namin is fair pricing for all po. Bale, I mean, pwede pong may pagbabago. Let's say, kung biglang magmahal ang abono, then hindi po talaga may iwasan. Although, we're doing our best. And hindi lang naman po importation ang aming approach dito po sa problema sa sibuyas. May binabanggit kayong off-season planting. Yes po. If you're familiar with the product, kaya nga off-season, hindi ka pwede magtanim pag tag-ulan. Oh, pero meron po kasi mga magsasaka na talagang sinusumusugal po sila. At siguro ang incentive po sa kanila dahil mataas po ang presyo tuwing lean season, sumusugal po sila. At sila naman po, po nila ay worth it sumugal na ibalik may losses. Pero kung makakatiba, kung makakaani naman po at titita, then itatry po nila yon. Opo. Sige, may pahabol lang pong tanong si Chacha bago po kami magpaalam po at magpasalamat po sa inyo, sir. Oo. Sir, ang grupong Sinag, magigang ilang mga mambabatas, nagsasabi na kailangan na nga daw pong mag-angkat ng sibuyas at nababagalan daw po sila sa aksyon ng BPI. Ano pong tugon nyo doon? Again, as I said po, nag-iingat po kami sa
mga hakbangin na pagdating po dito sa problema. Alam naman po natin na farmers po talaga ang interest din namin. But at the same time, syempre, kailangan po namin i-balance yun. Na hindi lang po farmers ang papakinggan namin, kundi pati na din po yung mga consumers. So, ang side lang po namin is pag-iingat lang po kami. But rest assured na yung pag-iingat po na yun ay hindi po aabot sa punto na labis naman po ang kabagalan pagdating po sa pag-action dito po sa problemang ito. Ay, ang sinasabi po dito ng mga nagko-comment ngayon, sir, di po kaya sa pag-iingat nyo pong yan, yan pong maging mitsa kung bakit tataas talaga presyo ng sibuyas sa mga susunod na buwan. Well, again, as I said po, yung pag-iingat po namin, hindi po namin so sobrahan to the point na tataas na naman po na hindi makaparuhan yung presyo po ng sibuyas. Oo. Ano ba ang problema kung ngayon pa lang ho, mag-issue na ho kayo ng SPIC permit? Well, yun nga po. We have to determine kung ano yung exact volume na kinakailangan. Okay. Yung 22,000 is just an estimate. Oo. Oo. Kasi ano ba ang danger ngayon? Ito lang ho, academic discussion. Ano ba danger ngayon? Kasi kapag pinag-usapan natin ng farmers, boundary na sila. Kasi wala nang ani ngayon eh. Sabi nga ninyo, mga pahapahabol na lang ito. Kapag pinag-usapan natin ang kapakanan ng farmers, boundary na sila eh. Hawak na ngayon ng traders. Okay? Ano ba ang problema kung ngayon pa lang kayo mag-issue ng import permits? Ano ho? Ilagay na po natin lang sa kung 22,000 metric tons ang consumption, ilagay na lang po natin sa 1/4 nito ang inyong permit na i-issue. Ano ba ang inyong iniisip na magiging problema kung may mga traders na ngayon pa lang po mag-angkat na ng sibuyas at hindi na baling kayo na bahala sa inyong i-imbak yan? Diba? Total naman kapag kayo nag-angkat ngayon, kung malulugi kayo, malulugi kayo. Pero importante nga, ang farmers natin, local, boundary na sila. Ano ba problema doon? Isa doon yung story. Kung puno po, wala akong magiging imbakan yung mga imported. Ano po? Meron po yung mga storages po natin sa ngayon puno. At ang pinakagusto po talaga namin sa ngayon, kaya po kami nag-defer ng importation, ay ilabas po muna nila yung local stock. Yun mo yung gusto namin sana mangyari. Pero kung itong mga traders po natin ay magmamatigas, saka po talaga namin strongly i-push na magkakaroon po talaga ng importation. Bale, ang side lang po kasi namin is meron paano niyo po nasabi na ang lahat ng cold storage ay puno? Ay sir, hindi. Meron pong mga cold storages na puno. Pero hindi po lahat. Meron pa naman pong bahante. Kaya nga. Opo. Kasi yun din ang sabi sa amin nung farmers sa Pangasinan eh. May mga cold storage naman daw nga na hindi nga napupuno. So ano ba ang concern nyo? Kasi kung sinasabi nating malulugi, hindi kayo malulugi, hindi gobyerno. Hindi malulugi yung farmer kasi boundary na siya eh. Ano ba ang problema nyo kung ngayon pa lang kayo mag-issue ng import permits kung may kakagat at your own risk? Kasi yung cold storage, yung problema niya na yun, yung problema yun eh. Yun nga po, gusto po namin munang mailabas muna yung local supply bago po tayo mag-import. Pero ako personally, wala po akong lapang binibigay sa akin na petsa kung kailan po. Pero pinag-uusapan na po talaga yan. At aasahan po talaga natin na magkakaroon po ng importation simply for the simply to augment yung supply na meron po tayo ngayon. So ngayon po ay pinagbibigyan po muna natin ang mga may hawak na cold storage na ilabas na po nila yung kanilang mga stock. Yun lang naman po. Hindi kaya ang mag-uudyok sa kanila na maglabas ng stock ay yung dadating ng mga bagong supply kasi otherwise, 'di ba? Kasi common sense, kung alam ko may mga paparating na baka mas mura pa sa akin produkto, ngayon pa lang lalabas ko na yung akin stock. Tama. Siguro naman po, again, nagkaroon po ng meeting ka po ng mga assistant secretaries natin. Pinatapos na lang po nila yung guidelines or may nakaabang na pong guideline. Konting review na lang po at possible po ay magkakaroon po talaga ng importation.
Opo. Napag-usapan nga, sabi ko nga, academic discussion po ito. Itong ating pong pinag-uusapan. Sige, salamat po na marami, Sir Jose Diego Rojas, sa inyo pong panahon sa aming programa. Sir, ha? Sa ulitin po. Opo, maraming salamat din, Sir Ted, sa pagkakataon. At rest assured po sa ating mga consumer, ginagawa po ng DA ang lahat. Natuto na din po kami. Kasi, again, as I said, kami din po ay consumer. At syempre, ang mga decision po ng DA, kami din po mga tauhan ay apektado din po doon. Opo. Kaya, syempre, nag-iingat po kami at gusto namin gawing tama ngayong panahon. Yes, sir. Salamat po muli sa inyo pong panahon. Thank you. Sige po. Si Ginoong Jose Diego Rojas, ang spokesperson po ng Bureau of Plant Industry. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.